Welcome sa biyahe ni Boo, Guitar Tips. Bago natin simulan to, shout out nga pala kay, shout out kay Patricio de Guzman. Kalain mo yun, may sumusubaybay sa Guitar Tips na to. Kahit paano, di ba? Paisa-isa. Kala ko, mag-isa na lang ako dito, nagdadadada at walang nanonood talaga eh. Pero ayun, okay lang yan kahit konti lang manood. Sanay naman ako eh. Yeah. Hindi, tsaka ano, masaya na ako doon sa may konting natutulungan at napapasaya kahit paano. Yun nga lang, pag mali yung tinuturo ko dito, edi dalawa tayong mali. Bago nga pala natin simulan to, kailangan napanood nyo rin yung episode 1.1 and 1.2. Dapat kabisado nyo itong notes, bawat strings, bawat fretboard, tsaka yung paggawa ng major scale. Dapat alam natin yun kung paano natin nahanap yung major scale dito. Kung di nyo man napanood yung mga naunang episode, okay lang, basta alam nyo yun, yung dalawang bagay na yun. Bago natin ituloy dito sa episode 1.3, triads. Ayan, triads to, triads, guys, ang pag-aaralan natin. Ano ba yung triads? Kumbaga yan yung formula, tatlong notes na bumubuo sa isang chord. Siya talaga yung, kumbaga siya yung importante sa paggawa ng o kung paano nabubuo ang isang chord. Pagka natuto ka lang sa kanto kagaya ko, ako sa kanto lang ako natuto eh, promise, sa ano, sa tindahan ng kapitbahay namin dati. Shoutout kay Laoneng. tambay kami doon, gigita-gitara lang kami. Napapasikat sa mga tao sa paligid. Yung, alam mo, yan yung G. Ito yung D. E minor, C, B minor, X. Walang X. Alam natin by shape, pero alam ba natin by notes? Ako, nung nagtataka ako eh, pag nakakakita ako noon, nung bago akong gitarista, o ano, tambay guitarist dyan. Nagtataka ako, paano kaya nila nabubuo yung mga chord dito? Tapos basta, ang dami, umaabot pa dito, kung san-san dyan. Ayun, nagtataka ako, paano kaya yun? Paano ba yung ginagawa? Isang advantage yun ng kung alam natin yung triads. Isa pa, may ipapakita pa ako sa inyo. Ito, kumbaga sa akin na lang to, sa sarili ko na lang na natutunan, saka sa mga ano na rin, galing na rin sa mga idol natin dyan, na gitarista. example ko sa inyo, ano, E, maglaro lang tayo sa key of E. Ito. Mara ganito, ito, simple, yung mga simpleng chords na alam natin, di ba ganito? Parang ganon, di ba? Pero tignan nyo to, katunog. Pero sa ibang style ko gagawin. Ayun, medyo sabit-sabit. Kulang sa practice at ang haba pala ng kuko ko. Pero ayun, parang ganun. Kung totoo sin, dun lang din naman naglaro yun eh. E, A, B. Nilagyan ko lang ng konting diminished tsaka augmented na chords. Pero ayun, kailangan alam natin yung triads. Ito, bitawan muna natin yung gitara at simulan na natin. Hindi natin kailangan ng gitara sa umpisa.
start natin, example natin, nasa ano tayo, sa C. So, ang root natin, C. Ito siya. Yeah. Yan yung 7 notes ng C major scale. At sisimulan natin sa ano, sa major, major triad. Apat ang aaralin nga pala natin ngayon. Yung pinaka basic lang muna, yung major, minor, diminished, tsaka augmented. Pero to simulan natin sa major. Ang kailangan natin sa major ay 1, 3, 5. Yung C, E, tsaka G. May tricycle po. First note, third note, tsaka fifth note. Nagbubuo sa isang C major triad. Tapos ito, kunin natin yung gitara. Yun nga, mahalaga, alam nga pala natin yung major scale, tsaka yung bawat note sa fretboard. Pag alam natin yun, alam natin C ito. At ito ang major scale. At ito ang 1, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan yung C major triad. C, E, G. 1, 3, 5. Oblada, life goes on. Kung napansin nyo dun, yung E tsaka G, yung 3 tsaka 5, nasa isang string, di ba? So, hahanap ako ng G sa susunod na string. Eto yun. Yan, yan yung C. Katunog lang din siya nung alam nating C, ito. Pagka ginawa mo lang din kasing ganito, yung ibang notes, umuulit na lang, pero C, E, G lang talaga yung nagbubuo dyan. Tatlong notes lang yun, guy. Tapos, ngayon, galing dyan, from there, makakabuo ka ngayon ng triad sa iba-ibang pwesto ng fretboard. Hanapin mo lang yung root. So, example nga, nasa C tayo, ito, C rin to eh, di ba? Ito yung major scale ng C. Dito sa pwesto na to. 1, 3, 5 lang din. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung triad dito. Diba katunog lang? So ngayon, parehas nga sila dito. And then, ulit na naman tayo. Yung 3 tsaka 5 nasa isang string. Susunod ka ngayon sa baba, sa isang string pa. Hanapin mo yung G dito. Kasi G nga yung tumatakip sa third note dito, di ba? Ito yung G dito. Yan, yan yung importance nung alam natin yung fretboard, kabisado natin yung notes, alam natin yung major scale. Ayun, meron pa dito, ito, si rin to. Bale, ayun yung major, yung 1, 3, 5. Ito, pakita ko na rin sa inyo lahat yung pag-aaralan natin ngayon. Ito na, pag, yeah! Yan yung mga formula, parang diagram na nakuha lang natin kay Google. kung mapapansin nyo, ayan nga, yung C, yung major triad, ito yun, nakalagay dyan yung 1, 3, 5. C minor, 1, flat, third, tapos 5. Doon naman tayo sa minor. Pag sinabing flat, ano yun? Half step down. Diba yung sharp, inaral natin doon sa nakaraang video. Ang sharp, half step up siya, diba? Isang fret, ibig sabihin. Pag flat naman, isang fret lower or half step lower. So, ang ibig sabihin lang nun, galing dun sa major scale nga, ulitin natin, dito ulit tayo sa simula, sa major scale ng C. Yung 3, ibababa mo lang siya ng isang fret. Dahil lang sa isang note na yun na inurong natin, naging minor siya. So, ito naman yung minor triad. 1, flat, third, fifth. Dahil nga magkatunog ito, doon na lang tayo para magawa natin siyang chord, di ba? Ito yung kadalasan nating alam na C minor, di ba? Katunog lang, di ba? Yeah! So, yun, ulit lang, pwede na nating i-apply yung kanina. Meron ding C minor dito.
na mahalaga, hanapin mo lang yung 1, flat 3rd, tsaka 5th note. Next, yung augmented. Sa augmented naman, 1, 3, tapos sharp 5, diba? Yan yung nakalagay sa diagram. So, ito. Ito siya. 1, 2, 3, 4. Ito yung 5. Pag sharp 5th naman, ano naman siya? Half step up. So, ito. 1, 2, 3, 4. Imbis na ito, urong natin na isa. Ayun siya. At dahil natatakpan na naman niya yung 3, pababa na naman tayo sa isang string. Ito lang yun. Pag isolated yung chord na yan, tsaka yung diminished, ano siya eh. Parang sintonado or kakaiba yung tunog. Pero ayun, may gamit yan, guy, yung mga ganyang chords. Narinig ko siya minsan sa isang progression, yung 5th chord ginagawang augmented. Kung di pa natin gets o kung nagsisimula pa lang tayo, next time, guy, i-ano natin yan. Pero ito, bigyan ko lang kayo ng example lang kung paano siya ginagamit. Tugtog tayo ng key of C. Yun yung 5th chord, yung G. Gawin natin augmented. Di ba parang medyo naging jazzy yung tunog? O ako lang yun? Next naman, guy, yung diminished. Ano ba yung diminished? Yung dito, nakalagay nga sa ating diagram ulit. 1, flat 3rd, flat 5th. So, yung 3rd tsaka 5th note, ibababa naman natin ang half step. So, ito yun ulit. Ang gawin na lang natin, yung 1, 3, 5, ito. Yung original position natin kanina, sa major triad. So, alin dyan yung 3rd, tsaka 5th, ito, tsaka ito, di ba? Iuurong mo lang siya ng half step down. Ayan, iuurong lang natin yan, ganyan. Medyo malayo, ano? Ayun, medyo kakaiba na naman yung tunog niya. Pero, ganun din, nagiging passing chord din siya minsan. Madalas ko siya naririnig, passing chord siya between 4th and 5th, o kaya, between 5th and 6th chord. So ito, gamitin natin example. Ito diminished to eh. F sharp diminished. Between F and G natin gagamitin. Yun naman talaga yung F sharp, di ba? Yun yung gitna. Tapos ano, so key of C tayo. So ito yung 4th and 5th chord. So yun. Pa. Diminished din yun. Hallelujah. Hallelujah. Ganun ba yun? Parang ganun eh. Narinig ko lang nung habang pinapractice ko. Bali, ayun, guy. Ito na rin yung huling episode nitong series na to. Pero hindi naman tayo titigil ng dito sa Guitar Tips. Mag-upload pa rin tayo pa isa-isa. Ginawa ko lang talaga yung Guitar Tips series para ito sa ano, sa mga nagsisimula. Kasi kumbaga pag ako nag-look back ako, yun lang talaga yung naging pundasyon ng pagtugtog ko eh. Sana nakatulong at promise ko sa inyo pag natutunan nyo yan, makakatugtog na kayo eh. Pero sana mas mapalawak pa natin, no. Masyado lang na maliit na ano yan, information o knowledge para kumpara sa pwede pa nating i-explore sa music o sa pagtugtog ng gitara. Madami pa dyan pwedeng aralin. Salamat sa panonood. At huwag kalimutan, mga guy, practice lagi, syempre. Hindi pwedeng basta nalaman natin yan, okay na yun. Ang pinakamahalaga pa rin, practice, guy. Hindi pwedeng todo-todo ka tumugtog sa stage, pero pagdating sa practice, wala kang kagana-gana. Kahit saan naman, hindi lang sa pagtugtog. Sa basketball, di ba? Example, si Michael Jordan, si Kobe, sila LeBron, hindi naman yan pinanganak na magaling agad eh. Nag-practice yan, guy. Siguro meron lang talaga mga gifted na hindi mo malaman kung saan nila natututunan yung ano, yung yung mga tinutugtog nila, parang di naman nagpa-practice, pero ang galing tumugtog. Pero sa kagaya nating mga mabababang uri, kailangan natin mag-practice. Ako noon, share ko na rin bago tayo matapos. Siguro mga 8 hours ako nagpa-practice. 4 to 8 hours. High school ako noon. Hindi nga ako natutulog. Kita naman sa mukha, butas-butas, oh.
Tinitigyawat ako kapag kakapuyat ko. Pero wala akong pake kasi hindi naman ako nanliligaw nun. Partida yan. May nagkakagusto pa dyan. Yeah! Ang mahalaga sa akin nun pagtugtog, hindi yung forma o kung ano man. Pero yun, salamat ulit. Kita-kits na lang ulit sa mga next video. At huwag kalimutan, like, share, subscribe para naman dumami tayo. Parang pakunti ng pakunti. Pero ayun nga, maraming salamat pa rin sa Kagaya ulit. Shoutout ulit kay Patricio de Guzman na sumusubaybay pala at nag-aabang na itong 1.3 episode. yun mga guys, salamat. Bye guys.